tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Eh kahit papalo ay nabusog ako ka kanina sa kinain ko. Pero hindi pa rin ako mapalagay. Naapikto lalo masyado ang pag-iisip ko sa sinabing yun ni Timbyong na nanliligaw daw si Bentong kay Seni. Ibig lamang sabihin niya ni pinayagan ni Seni na manligaw si Bentong sa kanya. Samantalang ako, binabara niya ako kagad sa itong kinukulit ko siya. Ay, sa bagay, hindi ko naman talaga alam ang totoo. Eh, hinala lamang ito. Ha! Si Bentong. Bilib talaga ako sa'yo, pare. Sabi nito mo, ha? Ang dating sa babae, pati si Seni, napasagot mo. Ha? O ano? Ha? Bilib ka na sa akin, pare? Eh, teka. Datik mo mo ba siya, pare? Ako pa. Oh, tara doon, pare. May bakanting lemes. Sino bang Seneng pinag-uusapan ng dalawang ito? Eh, sino? Saan ka ba nang galing? Bakit ngayon ka lang? Mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan. Si Zeni, nasan? Wala siya. Nagsimba. At pagkatapos ay mamamalingki daw pagkalabas ng simbahan. Sige, ilag mo ng pintuan sa baba. Para hindi tayo basta-basta mahuhuli. Ha? Bakit? Anong gagawin natin? Pwede ba? Sumunod ka na lang sa sinasabi ko dahil tumatakbo ang oras. Kung iniisip mo na kukunin ang mga nagkalat na pera niya, eh wala na. Nasimot ko na. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Sinabi nang ilak mo yung pintuan sa labas para malalaman natin kung naririto na siya. Galing mo na. Okay na. Hindi naman itong ginagawa ko dito eh. Dito ako sa bintana oh. Makikita ko siya kapag dumating siya. Huwag kang matigas ang ulo mo. Mangangatwiran ka pa eh. Palpak naman. Sundin mo ng iniuutos ko para masamahan mo ako sa ginagawa ko at nagmakukuha natin bago pa siya dumating. Sakit na naman ng ulo ko. Bakit kaya? Nagiging madalas na yata ang pananakit ng ulo ko. Ate? Ate Seni? Bukas yan. Pumasok ka na. Ate Seni? Oh, kamusta? Nakasingil ka na ba? Magkano ang nasingil mo? Eh, di ako nakasingil eh. Ah, na naman? Uy. Abay. Anong nangyari sa babaeng yun? Dati-rati, on time siya nagbabayad ng utang. Bakit ngayon eh? Naglalaktaw na. Eh, ate, nabanggit ko nga po sa kanya ang dahilan kung bakit ayaw niyang magbayad. Bakit daw? Kasi, hinahanap sa akin ang sulat na nagsasabing ini-authorize mo ko para maningil. At bakit naman kailangan pa ng sulat na nag-authorize sa'yo na maningil? Eh, pinakilala na nga kita sa kanya eh. Eh, para daw maniniwala siya na pinapasingil mo nga ako sa kanya. Kaya kailangan bigyan mo ako ng authorization paper. Patunay na ako na ang maniningil. Ang dami-daming cheche-breche. Pinakilala ko nga kita sa kanya. Oh, sige. Bigyan mo ako ng papel at ballpen. At gagawa ko ng authorization paper. Ate? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Sumasakit na naman ng ulo ko eh. Sige. Hindi na muna ako maniningil.
Dito muna ako sa bahay para may kasama ka. Ah, hindi. Huwag na. Kaya ko pa naman eh. Basta bigyan mo na lang ako ng papel at ballpen. At gagawin na akong authorization paper. At nang wala nang maidadahilan pa ang babaeng yun. Nasaan kaya dito yung wallet ko? Ay, init talaga ng panahon. Nakalimutan ko pa man ding magpalagay ng malamig na juice sa ref. Wala pa man si Melly dahil be off niya ngayon. Dito ko lang nilagay ang pera ko sa wallet dito sa may tukador. Pero, asa na yun? May laman pang 2,000 yun. Tira sa pag-grocery ko kanina. Nailagay ko nga ba sa tugador ito? Sa wallet? O hindi kaya nalaglag? Baka nga nalaglag ko lang. Teka, baka lang na misplace ko. Mabuti pa, yung mga coins na nailagay ko sa isang lagayan ko, kuha na lang ako dun. Sumasakit na naman ang ulo ko. Ano ba ito? Kailangan ko na yatang magpa-check up. Baka kung ano na ang pananakit ng ulo kong ito. Oh, friend, himala! Anong nakain mo? Niyaya mo kong kumain sa mamahaling restaurant nito. Ay, ito naman. Kung magkapagsalita, eh, parang ngayon ko lang niyayang kumain sa labas. Eh, nakakapanibago kasi. Hmm? Matalang mo na kasi akong pasiran sa bahay. Tapos, bigla-bigla eh, niyaya mo kong kumain ng restaurant at mamahalin pa. O bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Dati kasing araw-araw kong pumupunta sa bahay. Tapos, lumaktaw ng isang araw, ng dalawang araw, ng tatlong araw, hanggang naging apat na araw. Kalaunay, naging linggo na ang binibilang ko. Bago ka pumunta, at umaabot pa ng isang buwan kung minsan. Eh, alam mo lamang may inaasikaso ako nga po. Teka, hindi ko yata napansin ang kasambahin mo kanina. Wala ba siya? Ah, oo. Day off niya ngayon, kaya maaga pa'y umalis na siya ng bahay. Sabagay, dapat lang naman na mag-day off sila. Narito ba naman sila sa araw-araw at gabi? Oo naman, stay in, kaya siyempre napapagod din. Bakit mo naman sila pinag-day off? Ah, teka nga muna, bakit ba parang interesado ka sa kasambay ko? Korsonada mo ba? Kilala mo ako, Senny. Pihi ka na ko pagdating sa babae. O kita mo naman, sa dinami-dami ng mga babaeng umaali-aligid sa akin nananatili akong tapat sa'yo. Una, dahil mahal kita. Pangalawa, dahil kilalang kilala kita. Yun naman pala. Bakit ang Melin na yun ang pinag-uusapan natin? Dahil may naririnig akong hindi maganda tungkol sa kasambahay mo ngayon. Na anong tungkol kay Melly? Na ninanakawan kanya. Ano? Tignan mo nga kung magkano na't ang nakuha natin sa loob ng bahay ni Zenny. Ito. Tansya ko lang dito eh. Mahigit 1,000 kasi karamihan barya eh. Sige. Ihiwalay mo ang tigbibente. Tsaka tigisampo at tiglilima. Tsaka mo balutin sa papel o ilagay mo sa isang maliit na plastic bag.
para maipalit natin sa may gasolinahan. Ang halaga lang na itong pinaghirapan natin sa loob ng pamamahay na ito? Hindi dahil bariya lamang ang mga yan kung ikukumpara natin sa mga papel na nakuha ko. Ha? Mga papel? Oo. Ilang mahalagang dokumento at mga listahan ng pautang ni Zenny. Yayaman na tayo nito, Melly. Yayaman na tayo. Nakaong sinasabi mo, Arman. Mabait si Melly. Well, natural. Kabaita ng pinapakita sa'yo ng isang tao kapag nakikinabang sa'yo, naloloko ka. Sinasabi mo lang yan. Hindi ko kinuha ang kasambahay na inirekomenda mo sa'kin. Hindi totoo yan. Aminin mo na kasi, masakit sa'yo na hindi ko tinanggap ang babaeng inirekomenda mo dahil ang nire-recommenda mo sa akin para mapalapit ka sa akin. Naku, ano bang pinagsasasabi mo? Eh, bakit ko pa iisipin ang mapalapit sa'yo eh? Kaya ka nga nagre-reklamo dahil wala na akong napasyalan. Hindi na kita napasyalan. Tapos ngayon, sasabihin mo na... Tinatapos ko ng pag-uusap na ito. Ha? Seseni? Seni, sandali lang! Seni! Magmula nang tayo'y dinanakita, Bango-bango talaga ng sweetheart ko. Oh, Bentong. Mahal na mahal kita, Zenny. Mahal na mahal din kita, Bentong. Ah, siya nga pala. May pera ka ba dyan? Ha? Hindi ba kabibigay ko lamang sa'yo? Eh, kasi nangangailangan sina itay at inay. Kaya naibigay ko sa kanila yung ibinigay mo sa aking pera. Eh, hindi pa kasi ako nakakasingil ng pautang ko eh. Hindi ba't may isa ka pang bahay? Bakit hindi mo na lamang ibenta yun? Gagawin ko kasing paupahan yun eh. Bakit pa? Eh, marami ka namang pinagkukunan ng pera. May pension ka. At nagpapadala naman yung anak mo sa'yo. Hindi natin pwedeng ibenta yun. Dahil mas kikita ba ako ng malaki kung pauupahan ko. Huwag kang magdala. Magpapadala ng anak ko sa linggong ito. Para sa'yo na ang lahat ng ipapadala niya sa akin. Talaga? Oo! Kaya kita mahal na mahal eh. Kasi mahal na mahal mo rin ako. Ganyan ba ang resulta ng hindi mo pagdalaw sa akin ng ilang araw? At ititreat mo ako sa mamahaling restaurant? Eh, gusto ko lang masiguro kasi na wala nang makakarinig sa sasabihin ko sa'yo. Walang makakarinig? Kailan ka pa natutong maghatid sa akin ng chismis, ha? Totoo ang sinasabi ko, Zenny. Nobya ni Bentong si Melly. Nakasambahay mo. Ren, kailan ka pa natutong magmarites, ha? Eh, hindi ko nga ugali yung magchismis. Kilala mo naman ako. At ano ang tawag mo sa ginagawa mo? Isipin mo, niyaya mo pa ako dito sa restaurant na ito para lamang ichismis ang kasambahay ko at pati si Bentong eh, kinakalagkad mo. Ano bang nangyayari sa'yo, ha, Arman? Hindi ka naman dating ganyan eh. Zenny, makinig ka nga sa akin, ha? Kilala mo ako.
At tama ka, hindi ko ugali ang makipagchismisan dahil ayaw kong magsayang oras sa pakikipagchismisan. Pero ibahin mo ang pagkakataon. Tama na! Naman, nahilo na ako sa iyo ah. Labas-pasok ka dito sa kusina. Bakit ba? Hindi kasi ako mapakali sa sinasabi mong lalaking sumundo kay Zenny kanina. Ano ba ulit ang pangalan ng lalaking sinasabi mo? Arman, bakit? Kilala mo ba ang lalaking yun? Oo, kaibigang matalik yun ni Zenny. Ah, yun palang sinasabi mong best friend ni Zenny. Oo. At hindi ko gusto ang pagpunta-punta dito sa bahay ng taong yun. Oh. Si Zenny, dumating na. Tumakbo ka na sa may laundry room bago niya tayo maabutan dito. Dali mo. Ikaw, paano kung madatnan ka niya dito? Hindi sasabihin kung nagutom ako kaya ako naririto sa kusina. Sige na, balikan mo na yung nilalaban mo para hindi niya tayo madatnang dalawa dito. Hindi totoo ang sinasabi ni Arman. Nagsaselos namang siya kay Bentong. Kaya niya ito sinisiraan? Sedi! Sedi! Ha? Si Sedi, narito ba siya? At talaga pang sumunod sa akin ang lalaking ito. Opo! Ay, salamat. Teka muna. Ano bang kailangan mo kay Ma'am Zenny? Pwede ba? Huwag kang humarang dyan sa pintuan. Gusto ko lamang makausap si Zenny. Sandali lang po. At sasabihin ko kay... Excuse me. Zenny! Zenny! Ma'am Zenny! Ma'am Zenny, nagpilit po siyang pumasok. Tatawag na po ba ako ng pulis? Melly! Mamalingki ka at dagdagan mo ang iluluto mo dahil may bisita ako. Oh, sino yung dumating? Si Arman, yung sinasabi mong lalaking best friend ni Zenny. Ano naman ang ginagawa niya dito? Malay ko. Teka nga, hindi pwedeng mag-usap ng dalawa. Ano yan? Selos? Meli. Akala ko ba pipirahan mo lamang ang matandang yan. Bakit ngayon tila naapiktuhan ka na? Selos na ba yung nararamdaman mo ngayon? Ha? Nagsiselos ka na ba sa lalaking dumating? Ha, Bintong? Hindi ako nagsiselos. Nagdududa ka pa rin ba hanggang ngayon? Ikaw ang mahal ko at hindi ang matandang yun. Kaya lang, sinisiguro ko lang na walang makikialam sa pinaplano natin sa bahay na ito. Saan hahantong ang tagpong ito? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina
Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kaisarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan.